What's up, Pinoy Voters? Ako po si Sen Yui ng FPS Media PH. At narito po ako para ipaliwanag kung ano-ano ang mga dapat at di dapat gawin sa pagboto ngayong Mayo 9 sa Halalan 2022. Kailangan pong buong bilog ang mamarkahan sa tabi ng pangalan ng kandidatong iaboto. Dapat hindi magusot, mabasa o mapunit ang balota. Pwedeng walang iboto o mag-abstain o kulang ang iaboto sa kada posisyon. Pero bawal ang sobra dahil hindi ito babasahin ng makina o vote counting machine. Igisa ang kandidato na iaboto sa posisyon ng presidente, vice-presidente, congressman, party list group, gobernador, vice-gobernador, mayor at vice-mayor. 12 naman po ang kailangang iboto sa posisyon ng senador. Ang bilang ng mga iboboto sa provincial board member ay depende sa lugar ng botante at gayon din sa posisyon ng mga konsehal. Kung hindi tugma ang nakasaad sa resibo sa listahan ng mga ibinoto, dapat itong i-report sa Board of Election Inspectors para maitala. Bawal ilabas sa presinto ang resibo at bawal itong kuhanan ng litrato pati na rin ang balota. Bawal din gumamit ng cellphone habang nasa loob ng presinto. Bawal din bumag-picture o mag-selfie sa loob ng presinto. Maging apanuri po tayong lahat. Tandaan, nakasalalay po sa ating mga boto ang kinabukasan ng ating bayan. Good luck po sa ating lahat. Bye-bye!